Mula na ang unang buto ay natuklasan, palagi na tayong nabibigkani sa mga dinosaur. At para sabihin sa iyo ang katotohanan, di nila tayo masisisi. Mas malaki sila kaysa sa mga buhay na reptile at may kakayanan silang gumawa ng mga bagay na may isip lang natin. At hindi katulad ng mga CGI dinosaur at animatronics mula sa Jurassic Park, ang mga ito ay totoo. Sa pangkalahatan pinagkakasunduan, sila ay naubos na, kung totoo nga ba. At higit sa malamang oo para sa karamihan. Kung ang mga clip na ito ay totoo, kung ganon maaaring nagtatago lamang sila sa isang lugar at naghihintay lamang na matuklasan muli. Kaya naman tignan natin ang 10 sinasabing patunay na nabubuhay pa rin ang mga dinosaur. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simula na natin! Number 10, Mammoth in Siberia. Hindi naman talaga dinosaur ang mga woolly mammoth. Sila ay mga prehistoric creatures na binibighani tayo hanggang ngayon. At sa katunayan, ang ilang mga siyentipiko ay desperadong sinusubukang ibalik ang buhay ng mga naubos na creatures. Subalit, paano kung hindi na nila kailangan? Paano kung ang kailangan lang nilang gawin ay mamasyal sa Siberia? At doon sila makakahanap ng isa. Unang nai-upload noong 2012, ang footage na ito ay unang lumabas at sinasabing nagpapakita ng ebidensya na ang mga mammoth ay umiiral pa rin sa kagubatan ng Siberia. Ang malaking hayop na may silweta ng isang mabalahibong elepante ay makikitang tumatawid sa isang nagyayelong ilog. Habang ang mga lonely mammoth ay halos naubos na 10,000 taon na nakakalipas, ang ilang hiwalay na populasyon ay nakaligtas hanggang 4,000 taon na nakakalipas. Sila ay nakasama ng mga sinaunang tao at hinuhuli sila para gawing pagkain, pati na din pakinabangan ng kanilang buto para sa kasangkapan at sining. Posible ba na ang ilan sa mga huling survivors ay nagawang umiwas sa mga tao at tumudlad sa nagyayelong ilog? Ang ilan ay nagsasabi na ang video ay hindi maituturing na matibay na ebidensya at maaari din itong maging isang oso na may kagat-kagat na isda sa kanyang panga. Ikaw, ano sa tingin mo? Number 9, Raptor in the Woods. Salamat sa Jurassic Park. Ang mga raptor ay nasa unahan at gitna ng aming isip kapag ang mga dinosaur ay pinag-uusapan. Subalit, kung ito ay lumabas na totoo, ang pelikula ay hindi lamang pinagmula ng raptor footage. Original na in-upload ng Real Paranormal noong 2016. Ang video na ito ay nagsabi na nagpapakita ng isang raptor na tumatakbo sa gilid ng kakahuyan. Mahirap makita ang creature sa anumang napakahusay na detalye. Dahil lang nilalang ay gumagalaw ng medyo mabilis at lumitaw lamang sa kamera sa loob ng maikling sandali bago nawala sa likod ng damuhan. Gayunpaman hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga video, meron tayo ngayong footage na talagang good quality. Kung isi-zoom mo ang creature, sigurado makikita mo ang pagkakahuwig nito sa Velociraptor, isang matalinong bipedal dinosaur na makikita sa mga pelikulang Jurassic Park. Ang video na ito ay nagdulot ng higit na halu-halong reaksyon sa mga manonood. Habang ang ilan ay naniniwala na ito ay talaga nagpapakita ng isang buhay na dinosaur, ang iba ay higit na nagdududa at nagmumungkahi na ang video ay maaaring gawin sa tulong ng matalinong editor. Number 8, Mokole Mbembe. Ang larawang nakikita mo ay iniulat na isa lamang sa mga larawan ng misterious Mokole Mbembe. Sa lokal na wikang Lingala, ang ibig sabihin ng pangalan nito ay isang nagpapahinto ng daloy ng ilog. At ang mga paglalarawan sa hayop ay katulad ng isang malaking sauropod dinosaur. Ang kwento ng misteryong nilalang noon ay unang naidokumento noong huling bahagi ng 1800s at unang bahagi ng 1900s. Habang sinisimula ng mga manglalakbay na imapa ang lugar, ang hayop daw ay may brownish-gray na may makinis na balat. At ito ay halos kasing laki ng elepante na may mahabang nababaloktot na leeg at isang mahabang maskuladong buntot tulad ng isang buaya. Ito ay kilala na umaatake sa mga tao, subalit di niya naman ito kinakain. Inulat na kumakain lamang ito ng mga halaman at pinipili lamang ang isang uri ng halaman gaya ng lina plant na may malalaking puting bulaklak na may malagatas sa katas at mga prutas na parang mansanas. Marami pa din daw nakakakita ng mga nilalang na ito hanggang ngayon. Number 7, a pterosaur in China. Ang mga pterosaur ay may mga pakpak na lumilipad na dinosaur na namuno sa kalangitan sa loob ng 60 milyon taon bago tuluyang nawala kasama ang iba pang mga dinosaur. Kaya posible ba nga ang isang pterosaur o kahit isang colony ng mga pterosaur ay nakaligtas sa pagkalipol at ngayon ay naninirahan sa mga hindi nagalaw na rehiyon ng China? Kung ang clip na ito ay dapat paniwalaan, ang sagot dito ay isang tiyak na oo.
Unang na-upload ang video na ito sa Amazing Mystery Videos YouTube channel noong 2014. Ang maikling clip na ito ay nagpapakita ng isang pterosaur na lumilipad sa langit at di umano kinuna noong 1973 ng isang grupo ng militar na malapit sa lungsod ng Yontai, China. Ang video ay maikli at ang quality ng video ay medyo malabo. Subalit, ito ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang malaking may pakpak na creature at meron din ito natatanging parang bukol sa ulo nito. Ang detalye na ito ay nakapagbigay ng pag-iisip sa mga tao na kung ito nga ba ay isang actual na pterosaur. Number 6, The Montana Pterosaur. Sino ang nakakaalam na ang pagkuha ng isang inosenteng larawan na inakala mong magiging isang regular na ibon ay magre-resulta at magiging viral? Yan mismo ang nangyari noong 2014 nang sinabi ng isang lalaki na nakuha na niya ang kamanghamangang larawan na ito na pinaniniwalaan niyang pterodactyl sa oras na siya ay nagbabakasyon kasama ang ilang mga kaibigan sa Flathead Lake sa Montana. Noong una inakala ng lalaki na ito ay isang agila. Subalit, napagtanto niya na ang nilalang ay napakalaki upang maging isang regular na ibon at ang creature na ito ay kahawig ng pteranodon kaysa sa pterodactyl. Mayroon itong mahabang paitatuka at isang malaking bonecrest ang makikita mo sa likod nito. Medyo malaki din ang itsura nito. Sa fossil record, ang adult male pteranodon ay may pakpak at may haba itong 18 talampakan. Maaari kaya ang larawang ito ay isa talagang tunay na pteranodon na lumilipad sa ibabaw ng kalangitan ng Montana? Ipaalam mo naman sa amin sa komento kung ano ang pananaw mo. Number 5 and 4, The Ancient River Monster. Ang mga halimaw sa lawa at ilog ay palaging iniisip na nabubuhay ng mga labi ng ating prehistoric past. Ang mga halimaw na iyon ay palaging iniisip na isang uri ng plesiosaur na kahit papaano ay nakaligtas sa pagkalipol. Ang video na nakikita mo ngayon ay na-upload ng Sea Monster YouTube channel noong 2008. Ito ay nagpapakita kung ano ang pinaniniwalaan ng marami na maaaring isang uri ng prehistoric marine lizard na may tatlong patusok na buntot. Habang may nagsasabi na ang nilalang sa video na ito ay isang seal lamang. Napakalinaw ng video at ito ay mas malaki kaysa sa anumang seal. Sinasabi din ng iba na ang nilalang ay maaaring maging isang manatee na nasugatan dahil ito ay tumama sa propeller ng bangka. Sa malapit na pagsusuri sa video, ito ay tila nagpapakita talaga ng tatlong buntot na may patusok. Kung susuriin mo ang video na ito at aalamin kung totoo nga ba ito o hindi ay talagang napakahirap dahil na din walang detalye at hindi din sinabi kung sino o kung saan ito nakunan. At isang bagay lamang ang importante, ang nilalang sa video ay kasinlaki ng dinosaur. Number 3, The Monster of Lake Champlain. Ang champ na kilalang halimaw sa lawa ay tinatawag na isang uri ng nilalang na tinatawag na dinosaur at ito ay nakaligtas kahit papaano sa pagkalipol. Ang Native American tribe na naninirahan sa rehiyon ay matagal na nagkukwento tungkol sa isang misteryong creature na nabubuhay sa lawa at kamakailan lamang nagkaroon ng 300 naiulat na nakita. Ang video na ito ay nakuna noong 2005 ng dalawang mangingisda. Sa una ang video ay nagpapakita ng isang mahabang creature na parang aas na lumalangoy sa ibabaw ng tubig. Dito makikita mo ang buntot ng creature malapit sa bangka ng mangingisda habang itinutulak nito ang hayop sa tubig. Ang footage ay pinag-aralan ng dalawang retired FBI image analyst at napatunayan nila na ito ay hindi isang peke. Marami ngayon ang naniniwala na ang video na ito ay nagpapatunay na mayroon talagang isang uri ng sinaunang creature at isa na dito ang plesiosaur na nakita sa ibabaw ng lawa. Habang ang subject ay sinasabi na isa lamang itong malaking kahoy, tiyak na hindi nito napigilan ng mga tao na dumagsak sa lawa bawat taon at umaasang masulyapan nila ang hayop. Number 2, T-Rex on the track. Ang larawan na ito ay umikot sa internet mula pa noong 2015 at ginamit bilang viral memes sa napakatagal na panahon. Kaya medyo nakakaaliw na may mga tao na sineryoso ang post na ito. May isang post sa Twitter na nagre-reklamo tungkol sa pagloon ng gobyerno sa mga hayop na ito at isinasailalim nila ito sa hindi makataong kondisyon tulad na ng pagkakatali sa kanila sa likod ng isang truck para sa transportasyon. Maraming tao ang nag-react at naniniwalang totoo ito dahil sa ilang kadahilanan. Kung ang gobyerno kahit papaano ay nagtagumpay sa pagbuhay ng T-Rex, hindi mo ba naisip na makakahanap sila ng isang mas mahusay na paraan upang mailabas ang impormasyon sa publiko kaysa itali ito sa likod ng isang truck at magmanayo sa paligid? Gayunpaman meron simpleng paliwanag dito. Ang larawang ito ay bahagi ng isang viral campaign para i-hype ang pagpapalabas ng pelikulang Jurassic World. Magaman magiging maganda kung mabubuhay ng mga siyentipiko ang mga higante na ito. At kung nagawa nila, umaasa na lang kami na gawin nila ang isang mas mahusay na trabaho.
Number 1, the KGB dinosaur. Noong Cold War, ang mga Westerners ay walang alam tungkol sa mga nangyayari sa likod ng Iron Curtain. Ang susunod na clip na ito ay tila tunay. Bagaman ang Russia ay tila alam na ang mga dinosaur ay umiiral pa din sa modernong panahon. Ang napakaikling video na ito ay na-upload sa Amazing Mystery Videos noong 2014. Ito ay naiulat na kinunan sa Russia at pinananatiling nakatago sa KGB headquarters para sa mahigit at 3 dekada. Iniisip ng mga taong nakakita ng video na ang creature na ito ay isang uri ng ornithomosaur, isang uri ng fast bipedal dinosaur na umiiral sa panahon ng Cretaceous na kahawig ng modern ostrich. Ang nilalang ay tiyak na lumilitaw na isang dino. Gayunpaman, dahil may kaunting impormasyon lamang ang magagamit tungkol sa video, mahirap magkomento kung ito ba talaga ay tunay. Ilan lamang to sa 10 buhay na dinosaur na nakuhanan ng kamera? Naniniwala ka ba na buhay pa ang mga dinosaur? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.